it's me, Ef, and welcome to our channel. At bago mo sana simulan ang panonood ng video nito, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At para naman sa mga kapwa ko, mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel na ito dahil ito po ay para sa ating lahat. Bago ko sisimulan ang video nito, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat po ng sasabihin ko ay base lamang po sa aking sariling karanasan at sariling opinion. Maaring epektibo ito sa akin, maaring sa inyo hindi. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan, kanya-kanya po yung ating sitwasyon, so respeto lang. So sa video ito, maraming nagsasabi sa akin na mabuti ka pa, magaling ka na, or meron naman iba nagtatanong sa akin na kailan ba talaga gagaling, or kung gumagaling nga ba talaga ang my mental health problems like depression, anxiety, and panic attack disorder. Well, para sa akin, wala ako sa posisyon para magsabi na oo, may gumagaling. Hindi, walang gumagaling. Dahil unang-una, hindi naman po ako doktor. Pero base po sa aking sariling opinion or paniniwala, lahat naman po ay posible. Kung yung mga malalalang sakit nga ay may gumagaling, katulad ng mga cancer at iba pang mga sakit, may gumagaling. Mental health problem, meron din naman po siguro. So, yung iba kasi sinasabi sa akin, mabuti ka pa, magaling ka na. Nakikita kasi ninyo sa video na parang okay ako, pero hindi ko po totally masasabi sa inyo na ako ay totally magaling na. Still under medication pa rin ako ng antidepressant, and still andun pa rin ako sa stage na oo, na ma-manage ko na siya ngayon. Pero may mga time pa din na ang hirap makipag-deal. Andyan pa rin yung may mga times na gusto mo lang mapag-isa, gusto mo lang umiyak dyan, gusto mo lang nandiyan ka lang sa kwarto, nakahiga ka lang ng ilang araw, muni-muni, ganyan. Dumadaan pa rin ako sa point na yon, pero mas more on manageable na yung condition ko compared doon nakaraan or nung dati na talaga ang hirap-hirap talaga. So, siguro, meron naman talaga rin sigurong gumagaling. Hindi ko nga lang alam kung kailan, pero siguro depende pa rin yan sa inyo kung gaano talaga ninyo kagustong gumaling. Maraming paraan kayong pwedeng gawin. Siyempre, unahin na natin yung laging ini-issue ng mga tao. Lagi nilang sinasabi na pray ka lang. Oo naman, naniniwala naman din po ako dyan na napaka-importante yung pagdarasal, napaka-importante yung faith mo, dahil isa yan sa panghahawakan mo para maipagpatuloy mo kung ano yung mga ginagawa mo araw-araw. So, unahin na natin yon. Sige, importante yung pagdarasal. Hindi ito nakabase sa kung anong religion meron ka. Basta kung ano yung pinaniniwalaan mo, go ka lang doon. And then after that, meron nga tayong kasabihan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Hindi naman lahat ay iaasa natin sa prayers lang. Siyempre, kikilos din tayo. So, sa pagkilos natin, ano nga ba yung mga dapat natin gawin? Kadalasan nagiging problema ng mga may mental health issues is yung acceptance. Kadalasan, mas lalo silang nade-depress kapag naiisip nila na, ay, parang meron na yata akong depression or anxiety. Mas lalong bumababa yung kanilang self-esteem. So, napaka-importante yung salitang acceptance. Kailangan matanggap mo na ito na yung sitwasyon mo ngayon. Hindi ka na yung kagaya ng dati. So, kailangan matanggap mo yun na, oo, okay, ito yung sitwasyon mo ngayon, pero ano nga ba yung mga dapat kong gawin para makabalik ako dun sa dati na gusto kong balikan? Maraming paraan. Siguro kapag na-surpass mo yung salitang acceptance, andyan na yan eh, sunod-sunod na yan. Andyan yung pwede kang magsabi sa family mo, sa friends mo, kasi unang-una, napaka-importante ang support system. Suporta ng pamilya at suporta ng kaibigan o yung mga taong nakapaligid sa'yo, napaka-importante niyan. Ngayon, maraming nagsasabi rin na pag nag-try silang sabihin sa kanilang family, sa kanilang friends, iniiwasan sila, or di kaya naman bigla, oh, pasensya na po, maingay. Nasa tabi po kasi tayo ng kalsada. Okay. Yan, marami po kasi nagsasabi na kapag once na nag-open up sila, tinatabla sila, sinasabihan sila na sa isip mo lang yan, mas nahihirapan sila makipag-deal. Pero, mas importante pa din na masabi ninyo.
kung i-judge man nila kayo, at least nasabi ninyo na ito ang kondisyon ninyo. Kasi hindi naman po porke lahat ng tao ay ganun yung na-i-experience na ginajudge sila. Yung iba naman po, naiintindihan sila ng family nila eh. Naiintindihan sila, sinusuportahan sila sa kung saang para ang pwede. So, why not itry natin? Kung i-judge nila tayo, so be it. Andun talaga eh, hindi talaga natin maiiwasan yon. Kaya kailangan natin, meron tayong plan A, plan B, plan C. Kung hindi umubra si plan A, okay, fine, plan B tayo. So kung sakali man na sumuporta or naunawaan tayo ng family natin, na pinagsabihan natin, much better kasi mas lalakas ang support system natin. Ngayon, kung hindi naman, ito yung kadalasan kung sinasabi kapag ginudge tayo ng ibang tao, then okay, huwag mo na lang patulan, and at the same time, ikaw na lang yung umunawa. Kasi hindi naman nila totally naiintindihan kung ano yung kondisyon natin. Hindi nila totally nararamdaman kung ano yung hirap na nararamdaman natin. So yon. After noon, kung sakaling okay ka na dun sa stage na yon, pwede sigurong kung kailangan mo talaga ng professional help, like for example, pagpapa-check up sa isang psychologist or sa isang psychiatrist, then go! Walang masama. Kasi kadalasan ang connotation ng mga tao ngayon kapag sinabing psychiatrist is baliw or crazy or meron ka ng intellectual disability. So, hindi po. Siguro, mas isipin muna natin yung sarili natin bago natin isipin yung sasabihin ng ibang tao sa atin. Mas importante yung kalagayan natin kumpara dun sa sasabihin nila sa atin. Kaya wag natin munang i-entertain yung kung anumang masasamang bagay or kung anumang klaseng judgment ang ibibigay ng ibang tao sa atin. Ang importante yung sarili mo, asikasuhin mo. Okay? So, ito naman, kapag nandun ka na sa stage ng nakapagpa-check up ka na sa isang psychiatrist or nakapagpa-consult ka na sa isang psychologist, sumunod tayo. Kasi ang mental health problems like depression, anxiety, hindi naman instant yan na biglang, oy, pag uminom ka ng gamot, gagaling ka na. Hindi yan kagaya ng lagnat na pag uminom ka ng paracetamol, eh, mawawala na yung lagnat mo. Sa totoo lang, medyo mabagal yung epekto ng antidepressant. Hindi ko alam kung sa lahat, pero ito yung base lang sa aking sanginiksit. Napakabagal ng kanyang epekto sa akin. Parang tumagal siya ng 3 weeks or more bago ko unti-unting nangangamdaman yung epekto niya. Kaya kapag kayo, kung sakali man na ganun din yung na-i-experience ninyo, huwag po kayong maiinip. Kasi yung iba, kapag hindi nila naramdaman kaagad yung epekto ng gamot ng iniinom nila, ayaw na nila kaagad. Sumusuko na sila kaagad. May mga instances talaga na kailangang ma-adapt muna ng sistema ng katawan ninyo yung gamot bago siya umepekto. So, tiyaga-tiyaga lang din. Kailangan lang din ng tiyagaan. And napaka-importante rin sa atin dito yung environment. Yung kung iwasan natin yung mga triggers sa atin, kung trigger sa atin yung sabihin natin na may family member tayo na trigger sa atin or may friends tayo na trigger sa atin, then tayo na lang muna yung dumistansya. Wag na lang muna tayong makipagsabayan kung halimbawang tayo ay sinabihan ng ganitong bagay, tayo ay ginudge, makikipagsabayan tayo ng sagutan, wag na lang. Much better na tayo na lang yung konting distansya lang para at least makaiwas man lang sa trigger ng kung ano man yung mental health issues natin. And also, napaka-importante din yung kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo na sa mga videos ko, na magkaroon tayo ng diversion na kung ano yung nai-enjoy na ginagawa natin. So, gawin lang natin. Huwag nating lilimitahan yung sarili natin. Huwag ninyong pakinggan kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kasi minsan kapag meron tayo ibang bagay na ginagawa, oh, gastos lang yan. Oh, ikaw, kung ano-ano naiisip mo. Huwag nyo silang isipin, ang intindihin ninyo yung kondisyon ninyo. And also, napaka-importante yung tiwala sa sarili na kaya ko to. Kasi since meron nga tayong chemical imbalance, pag umatake yan, talaga ang hirap lampasan. So, unahan na natin na isipin na kaya natin to. Maaring ngayon nahihirapan ako, maaring ngayong sitwasyon na to, sinusumpong ako, nahihirapan ako, pero
hindi yan tatagal. 15 to 30 minutes ka lang, mas matibay ako. Importanteng magtiwala sa sarili, magtiwala sa kakayahan, hindi kayo magpapadala sa kung ano man yung sinasabi ng ibang tao. Importante yung kondisyon ninyo, hindi yung kung ano yung sasabihin nila. So, yun lang ang gusto kong sabihin. So, alam kong hindi ko direktang nasagot kung meron nga ba talagang gumagaling, pero naniniwala po talaga ako na posible. Oo, merong gumagaling. I-claim na natin yan na oo, may gumagaling. Maaring ngayon, ito yung sitwasyon natin, pero tomorrow, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng milagro na, oh, hindi ka okay ngayon, biglang bukas, pak, okay ka na kaagad. So kung sa ngayon, nahihirapan ka, ganyan naman talaga ang buhay. Kahit naman yung mga masasayang tao, may pinagdadaanan pa rin yan na mahihirap eh. Kaya ganun lang, sabayan lang natin. Kumbaga, matutunan natin siyang makipag-deal sa kanya kung paano siya i-manage. Kasi ganun naman yun eh, pag-aaralan mo yung sarili mo, pag-aaralan mo kung paano nga ba yung mga epektibong paraan. Kasi merong talagang paraan na epektibo, meron yung ibang paraan na hindi. Ang usual na sinasabi nila, kapag inaatake ka ng anxiety, breathing exercise. Kung epektibo sa'yo yan, then maganda, gawin mo siya every time na atakehin ka. Kung hindi siya effective sa'yo, then marami pang ibang pwedeng gawin. Marami pang pwedeng ibang gawin. Kaya huwag kayo mawawala ng pag-asa dahil maaring nahihirapan ka ngayon pero hindi mo namamalayan. Tignan mo nga, oh. Nahihirapan ka pero kinakaya mo, lumalaban ka. Ibig sabihin, kinakaya mo ngayon at kakayanin yung Panginoon hanggang bukas. Hanggang sa totaling gumaling ka na. So, yun lang. So, iwas negativity tayo ngayon. So, iwas tayo sa mga hindi magagandang bagay. Always positive lang. So, yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. At lagi po kayong mag-iingat. Lagi po kayong ayun lang. Lagi mag-iingat. At lagi nyo pong gawin kung ano man po yung daily routine na ginagawa ninyo. Huwag po kayong hihinto. Okay? Palakas po tayong lahat. Bye!